Hey yo, what's up mga kausi? Nandito na naman po yung lingkod, si Basta Hero. Aluluto natin ngayon ay, so yan na nga, marami na nagre-request no? Kung paano nga ba magluto si Basta Hero ng adobo, no? So medyo i-special natin ng konti no? Para naman hindi kayo mabitin-bitin sa aking pagluluto, no mga kausi? Gagawin po natin Japanese braised pork belly. Oh, chashu, no, mga kaushi. Ibibilad po muna natin siya sa araw. Imamarinate po natin siya sa araw, no, mga kaushi. Nang sa ganun talaga, makapit na makapit ang lasa na ito, no, mga kaushi. So, let's start. So ngayon, maghanda kayo ng Tupperware, no, mga kausi. Tapos lagyan natin ng foil, no, para pag tinapat sa araw, yung init ng foil, no, magpa-function, no, mga kausi, yan po. At ito po yung karne ng baboy tsaka karne ng manok, no, mga kausi. Unahin natin, tusok-tusokin natin tong baboy, no, para sumiksik yung timpla, no, mga kausi. Tapos baliktarin natin, no? Kabilaan nating chachap-chapanin. Bubutasan. Ngayon, ilagay na po natin ang karne, no? Ayan. Tapos, lagay na natin ang bawang. No, mga kawishi, bawang. Sabay, toyo, no, mga kaushi, toyo. At suka. Ayan, nakikita nyo naman ang bote, bote pa lang. Wow! Lalabas si Ginny. Pyong! Ayan, mga kaushi. Kailangan po mas marami ang suka nito, no, mga kaushi. Tapos, syempre hindi mawawala ang oregano powder, no, mga kausi, oregano powder, kailangan po natin yan. Yan po magbibigay ng aroma sa ating adobo, no. Syempre, hindi rin mawawala ang paminta, no, yung buong paminta ang kailangan natin dyan, mga kausi. Yan. Isang ganun lang. Tapos, balutin na po natin. No? Ayan. Bawang lang pong ilalagay natin, no? Wala pong sibuyas, mga kausi. Takpan. At talika, no? Ibilad na po natin sa araw, mga kausi. Ayan na po siya. Hanapan natin ang gulo, yan. No? The next day. Ito nga pong itsura niya, no, mga kaushi. No? Nag-green na yung kanyang bawang. No, mga kaushi. Pero yan ang ano, masarap dyan eh. Ayan. So ayan na po siya, mga kaushi, no? Kung mapapansin nyo, medyo nagnipis siya kasi sumiksik po yung kanyang laman, no? Dahil nga minarinate natin siya sa ano, sa araw na, mga kaushi. Ngayon, iba na sa gitna. At yan na pong naging tsura niya, no, mga kaushi. Lumapad na po siya, no? Pinalapad po natin yan, di ba? Teknik-teknik lang, para-paraan lang yan eh. Ngayon, lagyan na po natin ng mga manok, no? Bakit kailangan mo pang bumili ng 4 na kilong baboy para lang lumapad ang pork belly mo?
Para-paraan lang yan, di ba? At ngayon, babalutin natin. Napakausin mo, aking apo! Ayan. Sigurado to. Ayan, no? Kikita niyo po ba yan? Bilog na bilog na yan. At... So, ito wow! Po ang itsura niya, no, mga kaushi. Kailangan po, balot na balot yan. Kailangan maraming ikot talaga, no. Para masiksik ngayon, painit tayo ng kawali. Lagay na natin. So, nagiging ganyan na po ang itsura niya, no, mga kaushi. No? Kita niyo naman. Ayan po, tututungin po muna natin yung paligid niya bago natin ilagay ulit yung pinagtimplahan niya, no? Siyempre, kailangan yan. Diba? At siyempre, Coke. Ano mga kaushi? Ayan po. Yes, Coke po. Para alat at tamis at takpan. So, hintayin lang po nating matuyo, no, yung sabaw, no, mga kaushi. At luto na to pagka ganun, no, mga kaushi. Ngayon, hiwain na po natin, no, mga kaushi. Tingnan na natin loob. Ngayon, mga kaushi, susugin na po natin to, no. Lagyan natin ng daon ng sibuyas na mga kaushi. Ayan. Kita niyo naman yan, no, mga kaushi. So, eto na naman po ang inyong lolo istorya, no? So, alam niyo ba na ang adobo ay nagmula sa bansang Espanyol, no? Na ang tawag nila dito ay adobar. Na ang ibig sabihin ay marinate, no? No, nanatala noong 1613 na si Pedro de San Buenaventura, no? Ang unang nakatuklas na ito ng mga kaushi, no? Kaya ito yung dinala ng ng Espanyol, no? Sa bansang Pilipinas. Marahil ang bansang Pilipinas ay mainit, no? Madaling mapanis ang mga ulam natin, no, mga kaushi, no? So, dahil ito nga ay may Paris method of preserving. Kaya ganun na lang, eh. Habang tumatagal lang adobo ay lalong sumasarap, no? At nung araw kasi ay wala pang ang toyo. Nung dumating pa lamang ang mga hapon, doon pa lang nagkaroon ng toyo, no, mga kaushi. Sila ang nagdala ng toyo sa bansang Pilipinas, no, mga kaushi. Tapos yun na nga,
Hanggang sa nadagdagan na ng mga iba't ibang klaseng version ng kada lalawigan ng bansa ay may kanya-kanyang version ng adobo, no, mga kawishi. No, nandyan yung may adobo sa gata, adobo sa puso ng saging, no, mga kawishi, adobong kangkong. At alam nyo ba, eh, ang lalawigan ng Pilipinas ay nasa 81 meron tayo na. Isama mo pa ang mga bansa na may mga version ng mga adobo, no, mga kaoshi. Mga nasa 20 yan. Kaya lahat ng klase ng adobo ay umabot na 101, no, mga kaoshi. Opo, 101 po ang klase ng mga adobo, mga kaoshi. Kaya ganun umabot dahil ngay 81 na lalawigan ang meron tayo sa Pilipinas plus 20 na bansa. No, paulit-ulit na lang ako. Nandyan yung bansa na Vietnam. May klase din sila ng adobo dyan, no, mga kaosi. Ang Malaysia, Thailand, no. Indonesia, and so on and so forth. So, ayan ang istorya ng adobo, mga kaushi. Hanggang sa muli, paalam. So, halika, husga na natin, mga kaushi. Ayan siya, kitang-kita niyo naman, no? Para siyang binarbecue na inadobo, no, mga kaushi. Ano pong masarap? Ito. Ayan siya, mga kaushi, no? Ayan, no? Adobo chashu. At syempre, wag po natin kalimutan mag-subscribe, no, mga kaoshi. At ikalimbang ang notification bell, no, para updated ka sa aking mga luto. Babush!